Magandang hapon, mga guys. Talakayin naman natin ang tungkol sa pag-install ng Windows sa PC. Dalawang klaseng pag-install po ng Windows natin sa PC. Bali yung Unified Extensible Firmware Interface at saka yung standard BIOS, yung mga unang BIOS na wala pang UEFI. So ang difference sa UEFI at saka sa standard BIOS, yung UEFI pwede po tayong maggawa ng partition kahit mahigit sa apat na partition sa isang hard disk. So ang UEFI ang gagamitin natin doon, yung partition table na GPT, whereas sa MBR gagamit tayo sa standard na partition ng BIOS, pero limited lang po sa apat na partition, hanggang 2 terabyte lang po ang kaya ng standard na BIOS. Hindi katulad ng UEFI ay mahigit pa sa 2 terabyte o mas malaki pa doon, kahit ilang bytes yun kayang-kaya ng GPT. Kaya guys, tara na, umpisan po natin. Titingnan natin yung computer natin kung capable ba ng UEFI or yung BIOS. Ang mga lumang computer, BIOS lang po. So, ito, capable to ng UEFI kasi bagong modelo ito ng computer. Okay guys, nakita natin kanina na pumasok na yung voice na umpisa na mag-install. Pero binago natin ulit. Yung papakita ko naman sa inyo, i-delete natin ulit yung itong partition na ito, pati yung isa dito, yung drive. Oh, ito, okay na to. Ibali yung unallocated na drive 1, magkasama na. So, sa MBR, pwede mo rin, hindi mo na to ipo-format. I-diretso na natin to. Hindi na natin ito piliin, tapos pagkatapos ipo-format. Diretso na yan, bahala na ang Windows na magawa ng partition niya. Diretso na natin, yan. Yan, tuloy-tuloy na yan. Mag-i-install na ng OS yan. Mamaya, ipakita ko sa inyo, pagkatapos ma-install ng Windows, ipakita ko sa inyo yung allocation table po ng hard disk natin. Makikita nyo yung MBR yun, hindi GPT. So, antayin natin na ma-install ang Windows natin para makita nyo kung ano ang pagkakaiba ng GPT at saka ng MBR. Ang MBR, pag nag-install ka, pwede mong i-format, pwede rin hindi i-format. Bahala na ang Windows na mag-format noon. Pero yung GPT, hindi mo na kailangan ipo-format. Pag pinormat mo, magkaroon ng error. Bahala na yung Windows na mag-format noon.
Okay guys, nakita nyo, merong blue screen dito. Nagkaroon ng error code 0xc0 tapos E. Nung pagkatapos ng finishing up na sa per setup natin, di ba mag-restart yan? Ganito ang nangyari. So, ang gagawin natin, i-skip natin to. Tapos, pupunta tayo dito sa BIOS. Babalik tayo doon. Nangyari pala dito ay ganito. Hindi natin napalitan yan. Windows boot up, kaya yung magtuloy. So, ang ginamit natin na ano, yung SSD. So, palitan natin yan. Enter natin. Tapos, exit natin. Tapos, i-save natin yon. Tutuloy na yan sa pag-install ng Windows. Sana po ito ay makakatulong rin po ito, yung troubleshoot. Minsan, pag nag-install tayo, nagkakaroon ng problema ang ating installation. So ito, okay na. Tuloy-tuloy na ito. So ang logo lumalabas dito sa logo ng Windows kasi hindi tayo lang gumamit ng UEFI. Master boot record ang ginagamit nating table. Standard BIOS table to. Okay guys, mamaya ituloy ko na lang ito mamaya. Pakita ko sa inyo yung MBR na table pagkatapos ng ma-install tong OS na to. Siguro guys, alam nyo na kung anong kasunod ito pag install ng OS. Okay na guys, na-install na natin yung OS. Pakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong MBR sa inyo. So, pupunta lang po tayo dito sa Start. Right click natin ito. Tapos, punta tayo sa Disk Management. Ito, pindutin natin, left click. Kikita natin dito sa baba ito. Nakalagay dyan, basic. Is yan, MBR yan. Yan, nakalagay o. Partition style is master boot record. So, ito po ay MBR ang table na ginagamit ng ating OS. Kasi sinita po natin ito sa standard BIOS table. So, MBR po yung standard ng pero hanggang 4 partition ng maximum nito at saka 2 terabyte lang ang pwede. Hindi na tayo pwedeng gumawa more than 2 terabyte. Ngayon, tutuloy naman tayo sa GPT, yung GUID partition table. So, set up natin ulit ito para makita nyo kung ano yung GPT. Okay guys, umpisa natin ulit ito. Shutdown natin ito para mag-umpisa tayo doon sa okay.
So, yun natin ulit guys. Punta tayo sa BIOS. Iyon ko na ito. At pipindutan natin yung Dell. Yan. Para papasok tayo sa BIOS. Tapos diretso tayo dito sa boot. Then pababa tayo dito. Set up na natin yung boot option 1 sa Samsung. Tapos dito tayo sa boot override. Pipiliin natin dito yung UEFI na installation media natin, yung USB. So enter lang natin yan. Dire-diretso na po yan sa UEFI. Yan, lumabas na yung logo ng manufacturing. Ang pag-GPT, pag nag-install na yung OS natin, yung logo lang ng manufacturing makikita natin. Hindi na natin makita yung logo ng Windows. Yan, tuloy-tuloy na yan. Pag GPT, ganito, makikita mong logo. Depende kung ano manufacturer, yung MSI or Gigabyte, yun ang lalabas. Ngayon, i-set up natin sa bansa natin, Pilipinas. So, then, i-next natin. Install now. So, hindi natin lagyan ng product key. Ito, diretso natin. Accept natin yan. Guys, ngayon, mag-clean installation na tayo. So, ito yung partition natin. Ito na bali i-delete muna natin to. So dito piliin natin yung new, apply, okay, format natin, okay. Next. Pwede rin natin guys na hindi na natin ipiliin yung new tsaka yung format. Bahala na yung computer, magpo-format yan. Pero sa yung M.2 na SSD, hindi pwede natin ipo-format. Pag pinormat natin, mag-i-error yun. Pero ang SSD na meron siyang SATA wire, kahit i-format mo hindi, tuloy-tuloy siya. Ayan, nag-install na ng OS. Diretso na yan. Yan, 54% na guys.
mag-restart na yan guys pagkatapos ang installation ng update. Ayan. Starting services na yung driver and install na. Guys, nag-restart na ulit para sa final na installation na yan. Philippines, yes. Yung isang keyboard. Okay. Skip natin to. Tapos set up natin yung internet natin. Yes. Okay, connected na. Next natin. So, tuloy-tuloy po yung pag-setup ng OS natin.
Okay, set up personal yourself, pag-private, pag-organization, yung public. Ito na. Nandito na yung tapos na yung OS natin. So nag-display na yung internet natin pati yung desktop natin. Okay na. At para makita natin kung ano yung sinasabi kong GUID partition table, GPT. Right click natin yung punta tayo dito sa start. Right click natin ito. Tapos, sa dismanagement tayo, pupunta, tapos dito tayo sa C. Right click lang natin itong this one na to, kasi ito yung C natin dito banda. Tapos right click, properties. Tingnan natin yung volumes. Ay, nakalagay GUID partition table. So, ito naka-GUID, basta UEFI. Pag hindi UEFI ang gagamitin natin, ang magiging partition style natin, magiging MBR. So ito, pwede ito more than 2 terabyte. More than 2 terabyte, kahit mga 10 or 20 terabyte lang pa. Basta GPT ang gagamitin natin, pwede yan kahit ilang partition, walang limit po ito. Sana guys may natutunan kayo sa installation ko sa Windows. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo. At huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe sa channel ko. At yun lang po. Magandang araw sa inyo.